And so ito po yung ano pinaka central business district ng San Fernando, Pampanga. Ayan, dito po ano may hospital. Ayan, yun bagong open na Green City Medical Center. Nakikita nyo yung dalawang tower na yan, ano po yan? Yan yung Azur North ng Century Properties. So itong ano po na to, itong kalsada na to, dinadaanan na din po ng mga buses going Manila and Olongapo. Olongapo, Bataan, yan, dumadaan po dito. 24/7 yung ano natin. Yan, dito may tricycle po dyan. Yan, tricycle terminal. Yan, may bagong tayo na rin pong ano dito, hotel. The Red Manor Hotel. Yan yung La Aldea Fernandino 1. Sold out na po yan. Then so yung ano naman, yung kalsada naman na yan. Papunta po na ng shortcut papuntang SM Pampanga. Ang labas po niyan sa may ano, Pascuhan Village. So naka ano po kayo, private car galing kay SM. Pwede na kayo mag shortcut po doon. So malapit na po tayo pumasok sa subdivision. Yung tapat natin na subdivision dito, yan. Yan yung Woodgrove Park. Isa sa mga high-end subdivision dito sa Pampanga. So katapat lang po ng ano, ng project natin, yung La Aldea Fernandina. Tsaka Park Place and Horizon Residences. So dito po sa Pueblo de Oro, meron tayong tatlong subdivision. Yan, stop na din dito. Una yung ito sa right natin, La Aldea Fernandino Phase 2. So dyan po yung mga townhouses natin. And then dito naman sa magdederecho tayo, yan yung ano, Park Place. So yung mga units po natin dyan, duplex and then single attach. Before po may duplex, ngayon na purely ano na lang, single attach and single detach. And then dito naman sa left, yung Horizon Residences. So yan po yung pinakamalalaking units dito sa Pueblo de Oro. So tatlo po yung projects natin sa Pueblo de Oro, La Aldea Fernandina Park Place and then Horizon Residences. Alright, so good morning guys. This is Jomar again from Berha Realty, your partner in finding your dream home. So, nandito tayo ngayon sa Park Place by Pueblo de Oro. So, nakita nyo naman dun sa
unang part ng video na to, kinuhanan natin yung papunta dito sa site. So nakita nyo kung gaano siya kalapit sa Central Bistic ng San Fernando. Yun nga po yung intersection ng San Fernando. So malapit siya sa NLEX, malapit sa mga hospitals, malapit sa mga schools, banks, malapit sa transport terminal. Kumbaga sa ano po eh, malapit sa lahat. So right now, ito yung pinakamalapit na project namin, na pinakamalapit na project sa Central Bistic ng San Fernando. So yan, andito sa likod natin yung single detached, and then sa kaliwa yung single attached. So iano po natin yung pagkakaiba ng single attached. So kung makikita nyo dito, pag single attached siya, ayan. So ito po yung property line nyo, sagad na siya. Ito yung single, tinatawag natin na single attached. So yan, attached po yung tawag dyan. So pag single attached siya man, like ito nasa likod natin, paikot po siya, may ikot mo siya. So yan yung pwede yung property line dyan. Yan. Ayan. Kumbaga sa ano, pagka single attached, naka-attach na yung firewall, sa isang site na lang meron na extra lot or excess lot. Pero pagka single detached po, kumbaga sa ano, nakagitna yung bahay dun sa lote, kaya pwede nyo pa siyang ikutin. So kaya usually mas mahal po talaga yung mga single detached. So ang price po natin is meron tayong tatlong klaseng unit dito. Yung single attached classic, yun yung bare type, yung nasa dulo mamaya ipapasukin natin. Kung makikita nyo sa exterior niya, ang mawawala lang naman po is yung ano niya, ito is, ito yung klase premium na sa ano po ito. Kama yung ano natin, yung balcony. So nasa, may option po kayo na kayo magpagawa or pagagawa niyo sa developer na may extra additional po. So tara, pasukin muna natin yung unang unit na single attached classic. So yan, yung floor area po nito is nasa around 58 square meter. Yan, tama, 58 square meter. And then yung lot area niya is 70 square meter. So yan, ito po yung single attached classic. Ito lang po yung finish niya. So parang nakaano lang po siya, rubber paint, wala siyang tiles. Yan, so basically dito yung dining nyo, dito yung living area, sa kitchen. Karamihan po sa mga buyers namin, usually ito, pinabalabas ng kundila para mas malawag daw dito. Ito po kasi pwede nyo siyang gawin ng stock room. Usually yung mga ibang bahay na nabenta po namin, ginawa nila ng stock room to, ito, nilabas siya. Right, so pwede nyo siyang paano, pwede nyo siyang pa-enclose. Basta magpapasalan po kayo, basta gagalaw po kayo sa bahay ninyo. Especially kung sa labas siya, gagawa lang po kayo ng ano, ng plano, and then papa-approve niyo lang po sa ano, sa office natin. So pakita natin yung next excess lot ng 70 square meter. So ayan siya. Yung ibang client po namin, ano, ginamit tong buong floor area nito hanggang taas. So ito, nilakihan nila yung floor area sa baba, and then sa taas din, hanggang taas siya. So kukuha na po kayo ng ano, ng building permit sa munisipyo. Ibigay naman ng mga requirements, and then pati yung sa room nila nun, in-expand nila. Alright, so pakita natin yun sa taas. So ito yung naman natin, toilet and bath. Yeah. Yan na rin yung pagka-finish niya. So ito yung second floor natin. So kinaganda naman nito, dalawa na po yung ano natin, toilet and bath. So di na po kayo bababa, sarili na kayo na dito, toilet and bath. So yan, yun po yung ano natin, ceiling, wala siyang ceiling, wala siyang ano, wala siyang tiles. So yung sinasabi ko kanina, since naka-bare type siyang kasi usually, di ba namin client, diba, instead of window, ginagawa siyang door, and then slab yung sa baba niya para ma-expand yung floor area dito sa taas. So instead of two bedroom, actually kung classic,
provision to for 2 bedrooms. So yung iba, ginagawa nila expand. Gumagawa sila ng 3 bedrooms. Alright, so next naman po natin papakita yung single attached premium. So, premium or yung complete finish. So, unang pong difference nila, yung kanina, yung single attached classic, wala siyang trellis. So, ito, kasama na po yung ano natin, yung trellis, and then carport. So, yeah, dito naman sa loob, as you can see, naka-tiles na po siya. So, ito na po yung ample turnover natin for the single attached premium. So, sa labas, wala na po silang pagkakaiba kasi 70 square meter din naman yung that area niya. Ayan. So, ito yung toilet ng bath. So, dalawang toilet ng bath din. So, dito sa taas, naka-finish na. So, ito yung ano natin, master's bedroom. Yeah, so for the master's bedroom, dito yung ano ninyo, aircon. And then, pwede nyo ito lang yung ano nyo, space for the cabinets. Alright? So, siguro kahit queen size, kasha po dito. So, ito naman yung second room. Kasi, yung second room natin. So, ilan tala siya? 1, 2, 3, mga ano, 4 na tiles. 2, 3, 4, 5. So, mga 4 na tiles tapos 5 na tiles. Yung ano niya, yung premier area niya. So, ayun. Ito naman yung ano natin, yung toilet and bath. Yung single detached po natin na unit, yung for the finish, is hindi po natin mapapasok gawa ng ano siya, under construction since inaayos po siya. So, siguro ano na lang natin sa mga susunod na vlog, i-feature na lang natin siya, balikan na lang natin. So, pakisubscribe nyo na lang po yung ano namin, yung YouTube channel, tsaka click po yung icon bell button pag, para ma-notify kayo pag may mga bago kaming in-upload na video. So, search nyo lang po dyan sa YouTube. Then, meron din po kami in-upload dyan ng mga tips, yung mga disadvantage and disadvantage, yung mga financing schemes, and then steps on how to own your dream home. So, again, this is Jomar Berhapo from Partner Finding Your Dream Home. See you soon. Thank you.